Hi everybody and welcome to this video. Meron akong ipifilm later, kaya magme-makeup ako today. Let's go! Sa first step ng makeup routine ko, ito yung ginagamit kong makeup spray, ang Milani Make It Real Original. Natutunan ko lang yung about sa product na to sa isang vlogger, international vlogger siya, and nalaman ko guys na this one is packed with very much skin benefits. Ang number one ingredient niya is water. Meron din siyang glycerin and meron siyang niacinamide. Kaya siguro nahiyang din talaga ako sa product na to. Ang routine ko guys, hindi ko ini-spray directly itong setting spray sa face ko. Ang ginagawa ko, ini-spray ko siya sa brush and dito sa sponge na ginagamit ko sa concealer. Parang nagiging mas maganda yung outcome ng makeup sa skin ko kapag ganito yung way ng paglalagay ko ng setting spray. Yung skin condition ko pala now is not that good. So, nasa stage ako na few days to go at magkakaroon na ako. Yung textured, pagiging textured na skin ko ay talagang kitang-kita ninyo at ang mga pores guys ay talagang namumukat-kat. Sometimes, the makeup result differs depende sa skin condition natin. Regardless yan kung nag-skincare ka or nag-proper skincare ka. So, huwag tayong madismaya kasi nangyayari talaga yon. Meron din tayong skin conditions na pabago-bago depende sa skin cycle. Kaya kung nararanasan mo minsan na paiba-iba yung outcome o yung result ng makeup mo, huwag sumama ang loob mo kasi normal yon. Nangyayari talaga yon, lalo na naapektuhan talaga ng cycle ng hormones natin, yung skin natin. Kaya din siguro na in love talaga ako sa setting spray na to kasi guys, packed siya ng ingredients na talaga naman. Kapag water or aqua yung main ingredient ng isang beauty or skincare product guys, nako, go for it. Regardless yan kung oily ka, lalo na siguro sa mga dry skin, diba? Mas maganda yung benefit nun. Yun siguro guys, yung talagang nagdala sa setting spray na to. And nahiyang ako. Move on na tayo sa foundation. So, this is the Skintific Cushion Foundation, guys. Ito yung gagamitin ko for this makeup video. Almond ang shade ko sa cushion na to. Nag-autofocus talaga ang camera. And ito, guys, ang kanyang sponge na hindi ko gaanong ginagamit. Ginamit ko lang to, guys, nung tinesting ko talaga yung cushion na to nung bago lang siya. Si Almond ang lightest shade sa range nila for warm undertones. However, medyo ma-yellow talaga yung kulay ng cushion nila. Ano, talagang pak na pak para sa mga Filipina skin. Kasi medyo maputi guys yung balat ko sa face. Kaya nung ginamit ko yung shade na to, although warm ako, meron akong konting-konting porsyento ng neutral. Pero more on warm. Like 1/4 lang talaga yung neutral dito sa vein sa braso ko. Pero guys, ang warm is okay naman with my skin. Ang medyo nakakalungkot lang is kailangan maglabas ni Skintific ng mga shades na medyo lighter dito or warm undertones. Kasi the time na sinubukan kong gamitin yung puff directly to my face, syempre pag ganun yung way mo, medyo makapal yung dating ng foundation, diba? So ngayon, ang ginagawa ko guys, para hindi siya ganun kakapal, kasi lalong visible or nagiging dark yung dating niya sa skin ko kapag directly kong ginagamit yung puff. So ang ginagawa ko, sinasawsaw ko lang yung daliri ko na ganyan, kumukuha ako ng konti, and then pinapahid ko sa face ko. Tsaka ko gagamitin yung brush na inisprayhan ko ng setting spray. Sanay na sanay ako guys sa ganitong way. Kasi every morning, ganito talaga ako mag-makeup. So parang ang nangyari is very thin layer lang nung cushion yung ginamit natin. Which is actually okay for me. Dahil hindi ko prefer yung makapal na foundation. Bukod dito sa cushion na to guys, ang ginagamit ko din is yung hydrating foundation ng Shade Glam, which is also good. It's very good on dry skin. Kung hindi ko pa nabanggit, I have dry skin guys. Dry skin with inflammation. This is my face na merong very thin one layer ng cushion foundation. So, hindi niya natakpan lahat, diba? Kasi meron akong mga textured something-something sa side na to. And sa side din na to. So, kita niyo rin naman yung mga pores, diba? Lagyan pa natin siya ng bahagyang layer. Ang worry ko kasi talaga kapag medyo nakakapalan ko guys yung layer ng cushion na to is dark yung outcome niya sa skin ko or sa face ko. And most of the time, pang daytime guys, yung makeup ko.
or the concealer. Itong True Skin ng Catrice ang ginagamit ko dahil meron siyang hyaluronic acid and waterproof na din siya. You know, the hyaluronic really helps the skin para madagdagan guys yung hydration ng balat mo. So, kung dry skin ka, alam mo na. Ganito ako mag-concealer. Hindi ko siya directly ina-apply sa mata ko or sa mga spots na gusto kong i-conceal. So, ganyan lang ako kakonti guys gumamit kasi ayoko nang masyadong makapal na concealer para maiwasan guys yung visible fine lines natin. So, ganyan ako mag-concealer. Hindi rin pala ako nagbababad ng concealer guys under eye bago ko siya i-blend. I have very, very dry skin. Pag nag-set siya, hirap na akong i-blend siya using a sponge or using my finger. Kaya hindi ko siya ganong pinatatagal, biniblend ko na talaga siya agad. After kong i-blend ng finger, ginagamitan ko na siya nitong sponge. Remember, nag-spray tayo ng setting spray sa sponge na to earlier. Kasi nakakadagdag siya sa moisture para mas madali kong ma-blend yung mismong concealer. Remember, if you have dry skin, always look for something ingredients list ng mga produktong ginagamit mo. Dapat aqua or water, yung number one niyang ingredients. Nag-on ako guys ng ilaw or ng ring light kasi medyo kumulimlim. Nawala yung natural lighting natin. So, ayan yung skin ko with the ring light. Medyo pack na pack guys yung pagkakalagay ko ng cushion. Eh, kahit ganun kakonte yung nilagay kong concealer, tignan nyo naman ang outcome sa skin ko. Meron talagang iba't ibang acceptance yung skin natin dun sa mga makeup na ginagamit natin. Yung iba kasi nakikita ko, most of them, ang dami kong maglagay ng concealer, hindi ko din maintindihan kung bakit. Buti hindi nagda-dry or nagsisettle yung concealer na yun sa mga singit-singit ng fine lines nila, di ba? Somehow, this is good to go na. Sa camera, parang maganda talaga yung lapat nung foundation shade na ginamit ko. Pero off-cam, at some point, medyo dark siya sa complexion talaga ng skin ko. Moving on, let's put some lipstick. Meron akong konting nilagay kanina, pero halos nagpigment sa lips ko. And I'm going to use this Revlon 001 If I Want to Shade. This is my forever lipstick. Wala akong pake. This is really my forever. Hindi ko pa siya napapalitan kasi so far, wala pa akong makitang ibang lipstick brand or any variant or any brand na talagang matatapatan siya. This is really my go-to lipstick and lip shade. It's very neutral, may pagka pink kasi siya. It's creamy matte actually. And lagi siyang sold out. Ganun. Meron pala akong naalala na medyo pwede niyang maging katapat. Bihirang-bihira naman ako gumamit nun kasi medyo expensive siya. May talaga namang maganda yung lapat ng lipstick. Nung creamy matte lipstick nila. Well, I don't have that kasi dun lang ako sa affordable. This one is good already. For the kilay, ayan ang gamit ko, ang Focalure. This one is really promising. Kung beginner ka, this one is really perfect for you. Sobrang daling gamitin. Ito yung itsura niya, ang gild na ganyan. Ang ginagamit kong shade is chestnut. Iyon yung light brown ni Focalure. Sa pangkilay nila na to, they have varieties of pangkilay, but this one is good for me na. Very affordable. Minsan nagbabuy one take one. Madalas discounted. At meron na rin siyang brush sa side na to, diba? Pack na pack to guys. Very pigmented. Look at that brows. Kinilayan ko na yan kanina guys. Pero ngayon, itatouch up pa natin siya. Kung beginner ka, this one is perfect for you. Napakadaling gamitin. Ang bilis kumulay. Kahit na nag-oil up na yung balat mo, magkukulay pa din siya. Medyo nabura yung tip ng kilay ko. Touch up lang natin. O, diba? Ang ganda niya. Light brown na nila yan, ha? Pero kapag nilapat mo siya sa kilay ko, medyo nagiging darker yung dating niya. Most of the time, sa umaga, bago ako nakikilay, nagpa-powder muna ako. And ito ang ginagamit kong face powder. Face powder talaga to before, diba? Yun yung una nilang product. Pero nung naglabas ng compact na ganito, hindi ko na talaga pinalagpas para iwas, alam mo na, kasi naglalaglagan ang powder sa damit. Medyo mas matipid siyang gamitin compared sa powder. Medyo magastos kasi ako kapag nagpa-powder. Hindi ako gumagamit ng puff or any sponge kapag naglalagay ng powder. Kasi I love using this brush. Kuha ko lang to kay Tony Sia and ang tagal ko na din siyang ginagamit. And ang ganda niya, very flexible pa.
pwede mong gawing pang blush, pwede mong gawing pang powder brush, pwede mo rin siyang gawing pang contour brush. O, di ba? It's really flexible. Taon na din talaga sa akin to, like more than 2 years yata, or nung pandemic. Meron ako nakalimutan. Ang hirap talaga kapag minsan ka lang mag-vlog, no? Iba kasi talaga yung everyday na ginagawa mo, alam mo na yung pagkakasunod-sunod. Pero pag nag-vlog ka, habang dumadaldal ka, may mga bagay kang nakakalimutan. Ayan, nakalimutan ko na ng mga mag-contour. Parang sakit ko to ever since. Alam nyo, bago ko to binili, ang tagal kong pinag-isipan kasi medyo mahal siya. Para sa akin, ha, mahal na yung price na yun. Siguro sa iba, hindi. But for me, kasi may mga nabibili ako sa na mga talagang affordable, like 100 pesos lang na contour. But this one, the price is really different. Pero guys, pak na pak ang contour na to at talagang ang ganda niya. Alam mo yung lapad sa skin mo na walang katapang-tapang. It's very subtle. Lalo na kung heavy-handed ka, this contour powder is for you. So, somehow, nag-okay na ang dimension ng pagmumukha natin. Ilong contour, ang ginagamit ko ay both. Sobrang niyang gentle sa skin. Like, hindi mo siya ma-overdo. Alam mo yun, hindi mo magagawang super-duper contour yung face mo. Ganon. Dahil nga, very subtle lang siya sa skin and pang-everyday lang talaga yung purpose o yung gamit ko sa kanya. Pak na talaga siya for my need. Kasi kahit nagmamadali ako, kahit gaano kakapal yung ilagay kong contour, sa pagka-subtle niya, is hindi ko na-overdo yung face ko. Lalo na kapag nagmamadali ako sa morning. For the blush, ito ang gagamitin kong brush. Tagal na to sa akin, this is Ikutul, kung nanonood ka ng mga vlogs ko. And, nako, mga bee! Ito yung blush na ginagamit ko every day. Ito siya. Sobrang mura lang nito mga guys. Nako. Kung malalaman nyo lang ang presyo, i-click nyo na lang yung link dyan sa description box. Ilalagay ko dyan yung link kung saan ko siya na-check out. This is very beautiful on skin. Akala ko nga dupe to ng something eh. Pero wala kasi akong makitang brand na halos katulad na katulad niya. Normally may mga dupes kasi na kamukhang kamukha. Very identical yung itsura. Wala lang brand name. Ito, feeling ko meron din siyang dupe. Hindi ko pa lang nadi-discover kung anong brand. Pero guys, ang ganda nito sa skin. Nahiyang talaga ako, Jarn. So, ang ginagawa ko, yung light pink muna yung pinapahid ko sa brush and then kukuha ako nito. The good thing about this, it's very affordable. Hindi siya harmful sa skin. Pangalawang palette ko na yan. Pero guys, walang something na nangyari sa balat ko. Safe naman siya sa skin. Alam niyo, sobrang mura lang yan. I-check out muna, dai. Hindi pala ako nagbo-bronzer, mga kapatid. Unless very light yung nagamit kong foundation on my skin tone. Normally, sa everyday life ko, I don't really use bronzer. There's no need for that. Dagdag gastos lang yan, okay? So, let's move on. Yung labi ko, nag-iba yung shade. Kasi bago pala ako nag-makeup kanina, naglagay ako ng... This is from Sunny's Face Lip Dip. At ang shade niya is Coco. Ang ganda nito, mga kapatid. Normally, ino-ombre ko talaga doon sa Revlon na pink. Naging dominante yung kulay ng shade na to ng Coco. Huwag na natin baguhin sa'yo naman. It's nice naman kasi, di ba? Yung outer side ng lips ko, try kong patungan siya ulit ng Revlon natin. Kasi grabe ang shade ng Sunny's Face, guys. Dominante talaga ang kanilang lip cream, nako. Which is actually good para sa mga nagtitipid. Kasi alam nyo, dot-dot lang yung nilagay ko kanina doon, pero grabe na yung pigment sa labi ko. Let's wait for it to dry out and then gamitan natin siya ng tissue later. For the meantime, magmo-move on tayo sa highlight. Lagi ko itong nakakalimutan. So, ito yung brush na ginagamit ko for the highlight. This is a Morphe brush. Alam nyo yung mukhang walis na brush na pang-highlight. Wala ako nun. So, dinadaliri ko lang to. Tsaka yung side na to. Pero alam nyo, yung side na to, minsan hindi ko na nilalagyan kasi para siyang nagte-textured. So, kapag nagpa-face mask ako, namumuo dyan yung highlight. So, hindi natin gusto yun, diba? Minimal lang dyan sa side na yan. And then, actually, mga kapatid, sabi nila, sa pinaka-top here ng cheek mo, yung dapat na nilalagyan mo ng highlight. But no, I just learned from a makeup artist, not local, but an international makeup artist, that this is the point. This is a good point where to put your highlight. Daw! Siyempre, sinunod ko yun. And it's good so far. See that?
For my eyes, I don't use eyeshadow anymore. Hindi na ako nag-eyeshadow. Medyo matagal na din, like several months or a year na talaga na hindi ako nag-eyeshadow. Yung powder ng eyeshadow, pakiramdam ko na apektuhan niya yung mata ko. Kasi guys, yung mata ko, nalasik na yan once. After that operation, parang hindi na siya okay every time na nagme-makeup ako sa mata. Wala namang something, hindi na lang siya ganun ka-comfortable. Like parang mabigat yung pakiramdam ng mismong mata ko kapag naglalagay ako ng eyeshadow. Sometimes, the same thing goes with eyeliner. Kapag gumagamit ako ng eyeliner, parang pakiramdam ko, nahahapdian yung mata ko. Something happened with my eyes after niyang malasik. But, hindi naman bad, diba? Pero, naging more sensitive lang talaga siya sa powder ng mga makeup. Ayan. So, moving on, ang ginagawa ko na lang sa mata ko ay kinakurl ko yung lashes. Sometimes, nilalagyan ko siya ng wing. Liquid liner naman yung ginagamit ko doon. And that's okay. Gumagamit pa rin ako, guys, ng mascara. And okay naman yung outcome niya sa mata ko. Wala namang something. Minsan akong nabudol ng Judy Doll products. And isa sa mga nabili ko is ang curler na to. Ito yung second curler ko in my entire makeup life. Okay? Ang unang curler na gamit ko talaga is Nishido. Nag-iisa lang yon. Ngayon, pinag-graduate ko na siya. Medyo heavy i-press ng ganyan, guys, yung Nishido na yon. Pero, ang ganda. Matagal ko rin talaga siyang napakinabangan. And maganda talaga yung local brand na yon. But this one, akala ko, parang madali siyang masira kasi parang ang gaan niya, na parang mabilis siyang mabali, ganyan. Pero guys, nung inapisahan ko siyang gamitin, na-amaze din talaga ako, ha? In fairness. Check nyo dyan sa description box, nandyan yung link. Affordable din yung isang to at nagulat din talaga ako na talagang grabe siya mag-curl ng pilik mata. Kita nyo yan? Bumababa pa siya, ha? Kasi nakailang press pa lang ako dyan. Ang bago is, hindi na ako gumagamit ng mascara. Yes, that's true. Although meron akong recent lang na nabili na mascara, yun nga, budol ng Judy Doll, kasi meron silang mascara na ang ganda! Gagawin ko siya ng short video, guys, at sana mapanood nyo. So, ito na po yung ginagamit ko ngayon. This is the Heroine Make Curl Keep Mascara Base. Base lang siya, ha? Hindi siya mascara, mga kapatid. Pero ang pag-lift niya sa pilik mata mo, naku! Hindi ka nabibili ng mascara. Guys, ang ganda nito! Like, ito ang pinakamagandang makeup na nabili ko for the year. Okay. Gigil na gigil talaga ako nung natikman to ng mata ko. My God! Grabe. Gagawin ko to ng separate review para sa inyo, mga kapatid. So, yung link kung saan nyo to ma-check out is nandyan sa description box. This one is legit. So, this is not a mascara. This is just a mascara base. Normally, kapag nag-mascara ako sa morning, dahil stubborn nga yung pilik mata ko, yung kulay ng mascara, guys, bumabagsak dito. Kasi yung pilik mata ko, pababa siyang ganyan. Hindi siya yung talagang nalilift every time na ginagamitan ng curler at ginagamitan ng mascara. Ganon ka-stubborn ng pilik mata ko, dahil nung na-meet ko yung mascara base na to, nagbago talaga yung buong buhay ko. My God! Alam nyo, wala na akong hahanapin pang iba. Meron siyang iba't ibang shades. Meron siyang purple. And kinuha ko, guys, yung bluish na shade. And ito na talaga yung ginagamit ko everyday. Base lang siya and hindi ko na siya ginagamitan pa ng mascara. But this particular brand, aside from their base, meron din talaga silang mascara na katulad din ng variant na to. Hindi na ako gumastos na bumili pa kasi, guys, medyo mahal siya. And okay naman na ako dito sa pang base lang kasi naman, dai, Diyos ko. Ang pag-lift sa pilik mata ko, dai, nako. Wagas na wagas. One layer. After kong gamitan ng curler yung pilik mata ko, medyo bumagsak na siya, diba? Look at this side. Halos wala na yung curl up ko. But this side, hindi ko na ulit curl. Nilagyan ko na directly nung mascara base. And look at that, diba? Ayan na siya, mga kapatid. Look at that lashes. Hindi ko pa yan kinakurl ulit. Okay, so mag-aantay lang tayo ng few minutes bago natin ulit siya gamitan ng curler. Pero tingnan nyo naman ang pagkakalift. Wagas, diba? Kaya naman talagang na-inlove ako sa mascara base na yan. The good thing with that, na talagang
pabor na pabor sa akin ha, walang nalalaglag dito sa baba. Hindi nangingitim yung under eye ko the whole day compared sa mga ginagamit kong black mascara na talagang mascara. Kapag hapon na guys, ang itim na ng ganito ko dahil naku, hindi kasi bagay sa akin yung maitim na liner dito sa baba. Kaya naman talagang, alam nyo, sobrang sulit ng mascara base na to. Alam ko medyo may kamahalan siya para sa katulad nating nagtitipid, but it's all worth it. Sobrang worth it niya. Talagang, yun na yun. Basta yun na yun. Try it na lang talaga. For the vlog pa din, guys, maglalagay ako ng Heroine Make Liner Wing. Just a little wing lang para magkaroon ng additional accent yung mata natin. This is Heroine Make Smooth Liquid Eyeliner. Waterproof siya. At budol din to, guys. Ang shade pala na gamit ko dun sa eyeliner is brown. It's really nice on Asian eyes. Sabi nga talaga ng mga taga-Korea, actually sila, sa pagkikilay din, brown talaga yung ginagamit nila. Light brown. Kasi daw, yung brown sa kanila, it gives a more youthful glow. Or youthful yung dating kapag brown yung makeup nila. Even in the eyeliner. And ito na nga yung outcome ng pelikmata natin. Look at that! Diba? Ang ganda ng lift niya. Alam niyo, hindi ako ganong nagka-curl ah. Sa morning ako nagme-makeup, pero the whole day, hindi ako ganong nagka-curl ng lashes. Kasi naman, pack na pack guys, ang pagkaka-lift up niyan. And talagang gamit na gamit sa akin yung this is the final look, mga kapatid! Sana may nagustuhan naman kayo sa mga produktong ginamit ko, diba? Lahat ng link, guys, ng mga products na ginamit ko sa face ko for this makeup vlog is nandyan sa description box. Just choose whatever you want. I doubt wala kayong nagustuhan dyan. Ang gaganda ng mga yon, lalo na kung dry skin ka. Especially yung mga mura, like yung blush on, like yung curler, yung pangkilay ng focaler. I know. Gusto mo yan, dai. I hope you guys find it helpful. Sana nakatulong sa inyo yung mga shinare natin na products sa vlog episode na to. And I hope you enjoyed watching this one. Ayan. So, yun lang mga kapatid. Until my next video. Thank you! May nakalimutan pala akong i-share kanina, guys. Which is itong ating highlight. Ayan. Check this out. Dahil ang dami niyang laman, tapos ang mura lang niya. I think more or less 100 pesos. Tapos nagdagdag ako ng konting highlight sa side na to ng face ko. Ipakak na natin yung highlight. Dagdagan pa ng talagang pangingintab na mukha ko dahil sa pawis. Hindi air-conditioned yung lugar kung nasaan ako ngayon. Kaya talagang kitang-kita mo yung downside ng ilan sa mga makeup na in-apply ko. Bukod dyan, binro ko pala yung lipstick ko kasi hindi ko siya gaanong bet. Pero, despite na ginamitan ko siya ng dry tissue, nandyan pa rin talaga ang pigment ng lip tip ng Sunny's Face. Matindi. Medyo matagal na yun sa akin. I think, more than 6 months. And, ginagamit ko talaga siyang pang ombre dahil sobrang niyang pigmented. However, na-realize ko, and ngayon ko lang talaga na-realize ha. Normally, nauuna ang main lipstick ko, and then the lip dip follows. Kasi siya yung ginagawa kong pang ombre. By the time nakakain ako, syempre yung lipstick ko hindi naman siya ganun katindi sa labi. Like, hindi talaga nabubura, smudge proof or whatever. So, sabay silang natatanggal sa lips ko. Ganun yung nangyayari. But, I realized just today, kasi kanina, naglagay ako ng lip dip bago ako mag-start mag-vlog. Para lang magkaroon ng kulay yung labi ko. After a while, bago ako nag-continue sa vlogging, kumain kami ng breakfast. Okay? May sabaw pa yung kinain ko. Pero guys, ang lip dip sa labi ko, namumukadkat at ayaw niyang umalis sa labi ko. Ayan pa rin talaga siya. I told you, binura ko siya with the dry tissue. Pero, ayan. Ayan na ayan. Ngayon, I've decided to change it with this one. This is my liquid lipstick. And ang shade niya is Vetiver. Matagal na rin to sa akin, few months na din. I am actually very happy with the shade that I got. However, lagi na lang ako may reklamo sa buhay. Siyempre, meron lang chances, minsan, sobrang minsan lang naman na para siyang may lagkit factor. Creamy matte ang gusto ko, pero ayoko nang malagkit sa labi. Ganon. Let's put some of this na nang matapos ko na talaga yung makeup na to. Ito ang kanyang spoolie. And the shade is very, very nice, mga kapatid ha.
Grabe, sobrang init. Guys, sobrang nice ng lip cream na to, guys. Look at that. This is the perfect nude shade para sa may fair skin, kahit morena ka. This is very, very nice. Velvety na parang powder-like yung finish niya sa lips. Mahirap matanggal kahit kumain ka. Yun yung good side niya, ha? Para sa mga may gusto ng ganong klase ng lipstick. This one is for you. Another good thing with this lip cream is kapag ginamitan mo siya ng dry tissue, nako, mahihirapan ka kakaganyan at mapupudpod ang labi mo kasi talagang hindi siya natatanggal dahil. So, yung part na to, yung downside niya, for me, it's very minimal lang. Kapag ginaganito ko siya, kahit na nag-dry out na siya at nag-set na sa labi ko, may nararamdaman pa rin akong lagkit factor. Kahit na ginamitan ko na siya ng tissue, ginanyan ko na siya sa tissue. Meron talagang konting-konting lagkit factor. And that is something na hindi ko talaga gusto ever. Try natin sa side na to, ha. Nag-set na yan sa labi ko. Diba, wala. Analo. So, pagkatapos mo yung ipunas sa labi mo, punasan mo rin yung pawis mo. Ganda ng tissue na to, guys. Very recyclable. Alam nyo, minsan kahit mabasa to, yung buong tissue na to, ha. Pag ginyan-yan mo, buo pa rin siya. Tapos pag natuyo, matigas ulit siya. Pwede mo ulit gamitin. Ganun siya ka-nice. Lagay ko yung link dyan sa description box. Baka sakaling gusto mo rin mag-check out.